Isa sa mga lubhang apektado ng COVID-19 pandemic ay ang mga pasyente na mayroong chronic conditions gaya ng arthritis at rheumatic conditions. Ayon kay Dr. Evan Vista ng Philippine College of Physicians, malaki ang naging epekto ng pandemya sa regular na check-up at pangangalaga sa mga pasyente sa mga ospital. So itong survey na ginawa for Southeast Asian country nung unang parte ng pandemic, nakita dito na at least more than half of them, mga pasyente na may chronic conditions tulad ng rheumatic diseases, ay nagkakaroon ng problema na pumunta sa kanilang doktor at hindi na-address ang kanilang kondisyon. Ayon kay Dr. Vista, sa pagsisimula ng COVID-19 crisis sa bansa noong nakarang taon, umabot sa 54% ang ibinaba ng kumukonsultang pasyente na may chronic conditions sa mga public hospitals, habang 70% naman ang ibinaba sa mga private hospitals. Ang ganitong pangyayari ay maaari anyang magresulta ng disease flare o ang paglala ng kaso ng isang pasyente. Kaya naman, payo ng mga health experts sa mga ito, panatilihin ang regular check-up o ang pakikipag-ugnayan sa mga doktor at ang patuloy na pag-inom ng maintenance medicines. Globally, ang instructions namin sa ating mga pasyente na may rheumatic condition, ituloy ang kanilang gamot, no? So, yun ang pinaka-underlying overarching principle natin. Sapagkat, kapag tinigil mo itong mga gamot na ito, mas lalo magkakaroon tayo ng problema kasi mas malaki ang tsansa na magkaroon ka ng tinatawag na disease flare. Bukod dito, makatutulong din ang healthy lifestyle at mga non-surgical procedure upang hindi lumala ang kondisyon ng isang pasyente, gaya ng regular na ehersisyo o non-weight-bearing exercise tulad ng pagbibisikleta at swimming, pagbabawas ng timbang, tamang oras ng pagtulog at stress management gaya ng meditation at pagmumuni-muni o nature walk. Bukod sa physical na kalusugan, mahalaga rin para sa mga eksperto na pagtuunan ng pansin ang mental health. Kung lupus patient, we know na may psychological aspect din ng condition na to, maraming depressed and marami na ang nasa bahay lang at hindi makalabas. So importante talaga ang non-pharmacologic support. So in short, family support, no? So alam naman natin tayo mga Pilipino, hindi tayo umaasa sa mga psychotropic drugs, no, para umayos yung ating mood or emotion. Kung ang arthritis po or osteoarthritis po ay sumubot, ang pinakamahalaga po is kung malaki po or mataba is weight loss. So very important po yung weight loss and modification po ng lifestyle. Very important po yung exercises to help parang strengthen po yung muscles para ma-lessen po yung load ng mga tuhod natin. And then lessen po yung parang risk of developing further yung osteoarthritis. Para sa mga pasyenteng may chronic conditions na may nais ikonsulta, maaaring makipag-ugnayan sa Philippine College of Physicians sa kanilang website o sa official Facebook account. Marvin Calas, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.